Annyeong! So, welcome back sa aking channel. So, for today's video, pag-uusapan ulit natin yung mga travel tips and travel guide. So, disclaimer, throwback tayo. Kasi sayang naman yung mga pinuntahan ko before na ang gaganda din. Kaya isa-share ko naman sa inyo. So, ngayon, dadalhin ko naman kayo sa napakagandang lugar ng Siargao! So, Siargao is part of Surigao del Norte. So, ito na yung pinakamalayang napuntahan ko since it took us 2 hours from Clark hanggang sa Del Carmen, which is yung airport nila. So, this is part of Mindanao. So, Siargao is famous as the surfing capital of the Philippines. Kaya maraming napupunta doon para mag-surf. But it doesn't mean na surfing lang yung pwede mong gawin. So, marami din silang island na ino-offer, which is kasama naman dun sa island hopping na pwede nyong i-try. Namin from the airport, dumiretso muna kami ng Dapa, which is one of the municipalities in Siargao. And then, dun kami nag-check-in sa first accommodation namin, which is yung Kwa Kwa Homestay or Kuwa Kuwa Homestay. I'm not sure kasi how to pronounce it. So, nag-tricycle lang kami, papunta dun. And, eto siya. Guys, sobrang mura dyan. Ang, oh, diba, may listahan kasi ko eh. So, yung 4 packs yan is 340 lang. Yes, you heard it right. 340 para sa 4 na tao na. One room na good for 2 person, which is 200 lang per head. So, may mga iba pa din silang room dun. Sobrang tipid niya. Handroom siya, pero hindi naman kasi mainit doon. So, no worries. And then, yung bintana niya, nakaharap pa siya doon sa dagat. So, after namin magayos yung mga gamit namin, so, namiesta kami. Yes, girl, namiesta kami. Kasi yung friend ko, may friend siya na taga Manila, na taga Siargao din. And that time, nandun siya sa Siargao. So, sobrang lucky namin kasi siya yung naging tour guide namin. Thank you, sir, kung mapanood niya man to. Okay, so, nag-tricycle na naman kami going to General Luna to visit yung Cloud 9. So, yung Cloud 9, yun yung surfing place nila sa Siargao. So, hindi kami nagpunta doon para mag-surf agad. So, binisita lang namin yung place. Kaya, after that, pumunta na kami ng Shaka. Isa din si Shaka sa mga famous na kainan sa Siargao. So, they serve fresh island fruits and homemade vegan granola that contains nuts. So, healthy alternatives yung mga meron sila. Like. So, tinay namin yung famous bowls nila. That cost 250. Okay. Honestly, hindi ako nag-enjoy dun sa Shaka kasi for me, hindi siya yung cup of tea ko. Hindi yun yung mga hilig ko kasing kainin. Pero yung isa namin kasama, which is si Cha, siya yung pinaka nag-enjoy kasi yun talaga yung mga tip niyang food. For me kasi, it's a bit expensive for 250 pesos. But yeah, it's a good try naman. At least, na-try ko si Shaka. Okay, and so after that, from General Luna, we went back to Dapa. So, napaka-challenging nga pala nung daan sa may Kwakwa. So, how challenging ganito kasi yung itsura niya. Medyo
mahaba yung lalakaran mo dyan, and then mataas siya. Na-realize namin na ang hirap palang maghanap ng kainan sa Dapa. So, nasa General Luna kasi halos lahat. Buti na lang, hindi kami nawalan ng pag-asa. Nahanap namin si Aventinos. It's also one of the famous resto or kainan sa Siargao. So, buti na picture ko yung menu nila. Grabe, sobrang sarap ng food nila, lalo yung pizza. Pinagsisihan ko nga na hindi ako umorder ng isang buo kasi late na talaga kami nung nakita namin siya. Island Happy, Siargao has Tri Island, which is yung Naked Island, yung Daco Island, and yung Guyam Island. So, first namin pinuntahan yung Naked Island. So, for the second island, yung pinuntahan namin is yung Daco Island. So, last na pinuntahan namin is yung Guyam Island. For our second accommodation, nag-transfer na kami sa GL or yung General Luna, and then nag-check-in na kami sa Siargao Travelers Beach Resort. So, for me, maganda talaga siya kasi unang-una may swimming pool siya. And then, malawak yung place. Marami silang room na ma-offer sa inyo. And may mga kubo pa sila, which is pwede kayong mag-chill. Plus, beachfront pa siya. Kaya, malapit lang siya dun sa Mama's Grill. So, it's also one of the famous na kainan sa Siargao. So, from the name itself, Mama's Grill. So, yung mga pagkain dun is puro inihaw. Sa lahat ng napuntahan naming lugar na magkakaibigan, sa Siargao kami unang na nag-land tour ng nakamotor. Maigi talaga kung marunong kayong magmotor kasi sobrang masusulit nyo yung tour ninyo. Maganda talaga na Siargao. Sobrang enjoy na enjoy ako. Noong time na yun, hindi pa ako sigurado na marunong talaga magmotor yung jowa ako kasi ang tagal niya, hindi nagde-dive. Every single day, I'm gonna be naman kami nag-dinner sa Balay Tomas since hindi kami nakakain sa permits kasi full na sila. So, we spent 300 pesos each. Okay, so for our fourth day, since yun yung last day namin, maaga na kaming gumising. And then, nagpunta ulit kami ng Cloud 9.
And ayan, nag-surfing na sila. Nightlife nga din pala sa Siargao. So during our third day yata yun, dun kami nagtry na maghanap ng bar and then nag-chill na lang. Siargao has a lot to offer. So please visit them so we can also help their local tourism. Mga naghahanap ng afam dyan, marami sa Siargao, girl. So, hindi lang surfing ang ina-offer nila. So, marami kayong pwedeng gawin. Ang dami yung accommodation na pagpipilian. Ang dami yung kainan na pagpipilian. A few moments later. Napaka-effortless mo ngayon. Thumbs up and don't forget to subscribe in my channel. You can also click the bell button below so you'll be notified for my next uploads. So that's all and thank you so much for watching. Bye!